So sa video nga na ito ay i-share ko sa inyo kung paano natin alagaan at paramihin ang ating mga forever rich plant o mga leopard lily. Kaya kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na ito. O tignan nyo naman mga ka-jungle, napakaganda ang ating mga silver squill o forever rich plant. So paano nga ba natin mapapaganda ang mga dahon at mapapabulaklak ang mga ito? So ano nga ba ang gagawin natin na hakbang at paano nga ba natin maalagaan at paano din natin mapaparami ito? So when it comes to the sunlight requirement o yung gustong-gusto nila na sunlight requirements dito sa ating mga silver squill o forever rich plant ay mas gusto nila yung morning sunlight. Since mga succulent type sila, mas gusto nila yung parang shady na merong morning sunlight kasi nga gumaganda ang kanilang dahon, kaya tinatawag din sila na silver squill kasi kapag gumanda po yung kanilang dahon, lalabas po yung kanilang napakagandang magandang kulay ng dahon na malapilak po, which is the silver and the green one, lalabas po yung kanyang magandang dahon. At isa pa doon sa morning sunlight, makakatulong po ito magparami ng mga saha. Katulad po dito ng ating napaka kapal na forever rich plant. So magsi 6 months or 8 months na po ito sa akin. And as you can see, ayan o, madami na po yung suloy o saha sa waray. So ang ibig sabihin ng pagpaparami dito ay mas gusto nila yung morning sunlight. Mas dumadami po sila mga ka-jungle. Ayan, kasi kapag syempre yung mga halaman mas gusto yung morning sunlight kaysa sa afternoon sunlight. Sa karagdagan mga ka-jungle, isa din sa nagpapaganda at nagpapabulaklak ng ating mga forever rich plant ay yung morning sunlight. Kaya naglalabasan po yung mga bulaklak ng ating mga forever rich plant o yung ating mga leopard lily silver squill. So itong halaman na ito ay nandito po sa aming terrace, which is nakakasagap po sila ng morning sunlight at mas gustong gusto nila kasi nagbubulaklak po. Ayan, ayan, tingnan nyo naman, napakaganda yung kanyang bulaklak mga ka-jungle. So pag-usapan naman natin ang pagdidilig o when it comes to water requirement sa ating mga silver squill o mga forever rich plant. So ang pagdidilig dito o pagwa-water dito sa ating mga forever rich plant ay napakasimple lang kasi ito ay kahit lumabas kayo ng bahay, pagbalik ninyo, hindi pa po ito magde-dry. Napaka-forgiving po ng halaman na ito. So kapag kayo ay magdidilig, itatap nyo lang po ang inyong fingers sa kanyang sa kanyang soil, at kapag mayroon pong madala na mga soil ay ibig sabihin ay moist pa po yung kaniyang soil. Kasi yung ating mga silver squill o mga forever rich plant, ayaw niya po ng moist, ayaw niya po yung parang palagi silang basa. Mas gusto nila yung dryness kasi semi-succulent po sila. Kapag kasi palagi tayo magdidilig dito ng ating mga forever rich plant, ay malulusaw po ang kanilang mga dahon. Kaya nga po, yung iba hindi nakakaparami at hindi napapaganda ang kanilang mga forever rich plant. Di katulad ng akin. Yung akin kasi, yung ginagawa ko dito, chine-check ko muna yung soil kapag dry na po. Doon na po ako nagdidilig. Kaya po, mas nagiging maganda po, tingnan nyo naman, mas nagiging maganda ang kanilang dahon. Lalo na po ngayong maulan. So, napapansin ko po, kapag maulan, mas gumaganda po yung mga succulent natin. Parang kahit hindi po kayo magdilig kasi meron pong humidity na pumapalibot sa kanila, mas gumaganda po yung mga dahon nila. So ngayon naman ay pag-usapan naman natin ang fertilizer na gagamitin natin sa ating mga forever rich plants. So when it comes to fertilizer, nag-use naman ako ng fertilizer pero yung ginagamit lang sa kusina, yung MSG or bitsin. So yan naman talaga ang ginagamit ko sa aking mga halaman. So ang fertilizer na ginagamit ko is for calcium para mas matpatibay ang kanilang mga dahon nito at mas mapalaki at mas
mapaganda ang mga dahon nito at mapabulaklak natin. So, nakakatulong din po yun ang pag-fertilize ng ating mga halaman. Once a month lamang po ang pagdidilig ng fertilizer na MSG or Bitsin. So, meron po ako doon video at pwede niyong panoorin. So, ang sunod naman na pag-uusapan natin, yung soil requirements o ano ba nga ba yung kanyang base o ito yung soil na gagamitin dito sa ating mga forever rich plant. So, same lang man po since siya ay semi-succulent, need nyo po ng parang well-drained soil. So, hindi naman masyadong sobrang well-drained. So, meron po dapat kayong rice hull, yung vermicast, pumice, or pwede-pwede po yung mga bato. Kaunti lang bato, okay na po yan. Mas importante po yung rice hull kasi katulad dito, mas gumaganda po yung aking mga plants. So, na-experimentahan ko na ang mga plants kapag may rice hull ay gumaganda po. So, ang sunod naman ay pag-usapan natin kung ang mga forever rich plant ba ay inaatake ng mga insekto. Aking experience mga ka-jungle, so wala akong na-experience dito o napansin na inatake siya ng mga insekto. So, hindi naman po siya prone doon. So, prone po siya doon sa pagbulok ng kanyang mga ugat. So, very mindful po tayo kapag tayo ay magdidilig na lang dito. Kasi kapag mabulok po yung kanyang ugat, syempre magkaka-fungus po iyan. So, mamamatay po ang ating mga forever rich plants. So, ngayon naman ay magpaparami tayo ng ating mga forever rich plants. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-propagate o paramihin ang ating mga forever rich plants. So, since maswerteng halaman na ito, dapat marami po tayo nito. So, ang first natin, syempre, kakailanganan natin ng mga tools. So, ito, bago lang ito sa akin dumating kanina lang at I'm very happy na meron na po tayong tools dito. Ayan, kompleto po ito. Nabili ko po ito sa Shopee. So, may dalawang method po tayo ng pagpaparami ng ating mga forever rich plant. Ang first po ay pwedeng-pwede po siyang ipropagate sa dahon. So, pwede po tayo magparami sa kanyang dahon. Kasi nga, since succulent po siya, pwede po tayong magparami ng kanyang dahon. Kasi kapag ikat po ang dahon na to, tutubo po iyan. So, ayan ha. Dito po tayo magkakat sa mga dahon niya na medyo lupay-pay na kasi sayang naman kapag bago pa. Ito po, dito po tayo magkakat. Ayan, dalawa po ang ating kinat dito. Ay, nahulog, wait. Ayan na nga mga ka-jungle. Ito pong dahon na to ay pwede po talaga siyang ipropagate. Akala ko noon hindi, pero since nalaman ko nung nag-research ako, pwedeng-pwede po ang leaves propagation. So, ang gagawin natin, syempre, kukuha tayo ng soil dito. Ayan. Tapos, itatanim lang natin iyan. Kakat lang natin. Ayan. And then, itatanim lang natin. Napaka-simple lang, mga ka-jungle. Ayan. Dito lang muna natin itatanim ito para kapag tumubo na siya, ililipat natin sa pinaka-malaking paso kapag dumami na po iyan. So, napakasimple lamang po ang pagtatanim dito. Parang namamangha din ako kasi pwede pala na ipropagate by leaves, di ba? Yan, simpleng-simple lamang po magtanim ng ating mga forever rich plant. Yan. O yan, isprehan lang po natin iyan para maging moist naman yung kanyang soil. Ayan. So, napakadali lamang po mag-propagate ng ating mga forever rich plant, mga ka-jungle. Napakaganda. So, ang sunod naman ay by dividing. So, galing po siya sa mother plant. And then, hiwaan lang po natin ng kaunti na may ugat kasi mas madali po yung tumubo. At so, yan. Maghahanap tayo ng kanyang ugat. Ito. Baby po ito. Ayan. Ayan. Yan. Pwede po yan tayo mag-dividing method. Tapos, pwede na po natin ito ibalik. Ibalik natin. So, ayan. Ito po yung ating nakuha dito sa mother plant. At itatanim na po natin iyan dito. Itatanim. So, ang soil na ginagamit ko dito ay may halo po siyang rice hull at saka yung ating garden soil. Meron din po yan pamis. Yan.
Ayan, na itanim na natin. Tsaka gaganda yan, mga ilang weeks lang. Then, ispihan natin. So, done na po ang ating leaves propagation at dividing propagation. So, napakasimple lamang po mag-alaga at magparami ng ating mga halaman na forever rich plant. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-comment mo naman na yes. At huwag kalimutan i-follow po ang ating Facebook page at i-subscribe po ang ating YouTube channel. So maraming salamat at I hope may natutunan kayo in this episode. And I will see you next episode, mga ka-jungle. Because more plant, less stress.